Ang kwento na inyong maririnig ay bantay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ang pagbabago na magtulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa mga pangalan, lugar at pangyayari sa totoong buhay. Ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Magandang araw po, Dark Shadow. Ako po si Ruel. May asawa at may maayos na trabaho. Kaya lubos po ang aking tuwa nang mabuntis siya matapos ang pagsasama namin ng halos 2 taon. Inimbitahan kami ng aming tiyuhin sa isang piyesang isasagawa sa kanilang lugar. Madali naman kaming pumayag para kahit paano mag-enjoy at maiba naman ang lugar. Hindi ko po inaasahan na makararanas kami ng pangyayaring magpapasiklab ng matinding galit ko sa kakaibang nilalang na tinatawag nilang aswang daw, Dark Shadow. Piyesta sa bayan ng partido. Nako, mabutit dumating kayo ng maaga. Eh, anti-dispiras ngayon. Para naman eh, makapaligo kayo sa dagat at makakain kayo ng sariwang isda. At naganda ako ng sinabawang malasugi. Wow! Ang sarap nun! Eh, sinabi mo pa. Ay, kasi naman, Chong, yung nabibili sa palengke. Halos bila sana, mapupula po yung mga mata. Parang mata ni Dracula. At saka parang patay na naimbalsa mo eh. Tapos, matabang pa yung lasa. Kahit anong gawing pampalasa, naku, wala na talaga. Walang-wala na. Eh, kasi naman, 1 linggo na yatang nakababad sa yelo yun. Yung hasang, maputla na rin. Ay, naku, Chong. Mag-i-enjoy kayo rito. At ako'y nag-i-enjoy din sa pakikinig sa'yo, Elena. Ang tabil din pala kasing magsalita, no? Teka. Mag-iiho ako ng sinangkuntsang baboy. Nagkatay kasi ng baboy kagabi. Ipinagbili ko yung iba. E di sa atin naman yung iba. Tapos magdala kayo ng 2 kilo. 2 kilo lang, ha? Tata Pio, isdang usapan. Bakit napunta sa baboy? Eh, kung gusto lang naman ninyo. Eh, alam ko, puro karne rin kayo sa syudad. Kaya karne rin dito. Ay, iba pa rin ang karne dito kaysa sa syudad. Ay, gutom na ako. Humihilab na po yung tiyan ko sa gutom. Baka magwala at manipa pa to. Ay, sige, Aneng. Ilabas mo na ang kanin. Dali! At baka makunan ang buntis na ito. Kasalanan mo yan. O, di nyo ba naamoy? Aba, naku, lalo akong nagugutom, Ruel. Dali na, maganda ka na at kakain na tayo. Bakit ako? Dapat ikaw. Kasi babae ka. Nag-ihaw ko nitong tohong para pulutan mamaya. Ang tataba nito, no? Yan ang maganda dito. Nasa tabing dagat. Naku, ang bango naman talaga. O, halika na, kakain na tayo. Marami din palang tao dito, Chong, no? Tsaka ang isda, naku, napakasariwa. Sa gabi lang yata malungkot dito eh, kasi walang kuryente. Pero kapag piyesta, aba talaga maraming tao. Eh kasi piyesta, libre ang pagkain. O tara na kayo, ang dami nang nakikipiyesta. Masarap na handa at hindi na kayo magbabayad pa. Aba, may matandang nakamasid ah. Lola, kain na po tayo. Halina po kayo, wala po itong bayad. Sino tinatawag mo dyan? Baka dumugon tayo ng bisita dito, ha? O Elena, bisita din tayo dito. Ayun na, lumayo na tuloy. Ikaw naman kasi sinita mo eh. Kanina pa yung nakatitig dyan sa iniihaw ninyo. Tingin ko nga, takam na yung matanda sa katititig niya dito. Kung naman eh. Wali na kayo, Lina. Ruel, habang mainit pa ito, upakan na natin to. Hindi, kayo upakan ko. Uy, Lena, sino tinitingnan mo dyan? Kanina ka pa. Kinakawayan mo pa. Nasaan ba yan? Yung matanda nga. Kawawa naman, pilay pa. Pero ayun na, lumayo na siya. Upo na dito, kain na. Nako, Lena, tataba ka dito. Kaya hinay-hinay lang ha. Baka mahirapan kang manganak niyan.
Hoy, marunong akong umireno. Nagpo-practice yata ako. At saka, kaya kong manganak. Sige na, lantakan na natin to. Laway na ako eh. Sarap ng tahong oh. Manamis na miss. Masaya ang kainan namin ng mga oras na yon, Dark Shadow. Palibasa, bagong klase ng pagluluto ng ulam ang aming natikman. Kaya ganatong ganato kaming kumakain. Maya-maya pa'y nag-inuman na kami ni Chong Pio, kaya nalingat ako sa asawa ko. Hinanap ko siya hanggang sa makita ko. Nasa kwarto siya na pinagamit sa amin ni Chong at hawak-hawak ang kanyang tiyan nang lapitan ko. Anong nangyari, Lena? Sumakit ang tiyan ko, Ruel. Nasobrahan yata ako sa kinain. Umihilab ang tiyan ko. Rico, parang naninipa eh. Inom ka ng tubig. Sus, ikaw kasi. Kulang ka sa tubig, kaya ganyan. Teka, kukunin ko ang tubig ha. Bili ka ng bottled water ha. Baka sa tubig ito eh. Bomba lang kasi ang tubig dito. Eh alam mong madaling masira ang tiyan ko. Mabuti sila sanay na dito. Nasa tapaya naman eh. Sige, bibili na ako. Chopio, saan ba pwedeng bumili ng bottled water? O bakit? May tubig dyan, tsaka malinis dyan. Rasyon yan dito. Maselan kasi ang asawa ko sa tubig eh. Kahit sa amin, gusto niya tubig sa bote. Kundi naman, nagpaparasyon kami ng tubig. Ayaw niya sa gripo eh. Sige, ako na lang ang bibili. O doon ka ba po? Baka masinghawang ka ng init ng lupa. Sumilong kayo. Mainit dito ha. Doon kayo. Ay, siya sige. Aalis na. Yun ang matanda kanina. Taga rito pala siya. Kawawa naman. Baka gutom na yun. Lola? Okay lang ba kayo? Ay, oo naman. Kanina ka pa kasi namin napapansin ang asawa ko eh. Nakatingin kayo sa amin. Habang kumakain kami, gusto nyo bang makikain? Pasok ko kayo at magsasando ko ako ng makakain nyo. Nakatitig lang siya sa akin at palingalinga. Hinahanap na siguro ang asawa ko. Oh, narito ka na naman. Alis na kayo, Lola. Muwi na lang kayo eh kung saan-saan kayo nakararating eh. Oh, Ruel, narito na ang bottled water. Salamat, Huchong. Kilala ba ninyo ang matandang yon? Saan ho ba siya nakatira? Naka, huwag mo nang pansinin yon. Dayo yon rito. Ruel! Masakit talagang tiyan ko eh. Wala pa naman akong gamot. Inom ka muna ng tubig, tsaka huwag ka munang humiga dyan. Dito ka nga sa labas? Dito na lang ako. Mawawala rin ito, Ruel. Ahaplusin ko lang ng maligamgam na tubig. Kunin mo naman yung termos oh. Oh, Lena, kumusta ka? Okay lang naman po, Chong. Mawawala din po ito. Nasobrahan po kasi ako ng kain eh. Tutulungan na kita dyan, Chong. Kayang-kaya kong gawin yan. Bakit kaya sumasakit ang tiyan ko? Nakakainis naman eh. Nag-i-enjoy ang tao. Ruel, ang matanda na kasunod sa atin. Bibigyan ko nga ng barya. Kawawa naman eh. Lola, eto po oh, para sa inyo. Lapit po kayo. Ay, salamat, Ineng. Buntis ka pala. Ilang buwan na yan? 4 po, Lola. Bakit po? Pwede ko bang mahaplos kahit sandali? Ay, huwag po, Lola. Eh kasi po, sumasakit nga eh. Minsan lang. Eh, ano po?
Bakit, Lena? Anong nangyari? Sumasakit na naman bantyan mo? Wala, Rowel. Lena, umuwi na tayo. Ang matanda ka. Nawala bigla. Lena, sinong hinahanap mo? Wala. Umuwi na tayo. Ang kirot na naman. Kumikirot na naman ang tiyan ko eh. Dalian mo na. Umuwi na tayo. Lena, bakit may dugo ang damit mo? Halika nga. May dugo nga. Rowel, masakit eh. Tara, kaya mo maglakad. Kakargahin kita. Kaya pa, Rowel. Kaya lang masakit eh. Patrice, baka makunan ka. Hindi, ayoko makunan. Para mo nang awa. Dalhin mo ako sa klinik na yon. Lena, Rowel, ayoko makunan. Ay, sayang. Sayang. Pero babalikan kita mamayang gabi. Babalikan kita. Oh, bakit, Ruel? Hawak niya ang tiyan niya. Ano bang nangyari? Sumakit daw ho kasi ang tiyan. Ay, ilang buwan na ba yan? 5 buwan na po. Ay, mabuti pa, tawagin ko yung kumadrona para mapatingnan ang lagay ng bata. Babalik din ako kaagad. Kumikirot, Ruel! Lena, may dugo ang damit mo sa likod. Hindi! Ruel! Hindi! Lena! Maayos naman daw ang lagay ng asawa ko. At ang bata ay maayos din naman ang kalagayan. Yun nga lang daw, magalaw daw ang bata sa tiyan. Para bang may iniiwasan ito, kaya sobrang sakit ang nararamdaman ng asawa ko. Wala naman daw kaming dapat ipag-alala sa bata. Kaso nga lang, ang dahilan daw ng pagkakasakit ng tiyan ng asawa ko ay isang simpleng indigestion o pagbabago ng hormonal na hindi naman daw ito gaanong nakaka-apekto sa bata at lalo na sa tiyan ng aking asawa. Para po saan yun? Lena, kumusta ang pakiramdam mo? Sumasakit pa ba? Parang natigil na nga eh. Saka hindi na kumikirot, Ruel. Ay, salamat sa Diyos. Akala ko makukunan ako. Kailangan pa rin natin ng doble ingat. Unang baby natin yan. Sa susunod, papa-ultrasound na natin yan. Para malaman natin kung babae o lalaki ang anak natin. Yung doktor na rin ang nagsuggest bilang prenatal care sa baby natin. Salamat sa Diyos at hindi na anong baby natin. Ay, salamat talaga sa Diyos. Pero kahit okay na yung sabi ng doktor, hindi ko pa rin makalimutan yung matanda kahapon. Habang naglalakad tayo, sumunod siya eh. Tapos hinaplos niya yung tiyan ko. Saka sumakit na siya tapos nakita mo may dugo. Bakit ganyan ka lang nagsalita ng ganyan? Kanina tikom ang bibig mo. Sorry, pero wala naman yun, hindi ba? Magtatanong ako kay Chong. Chong, may aswang ba dito o kahit anong kakaibang nilalang? Wala naman. Pero baka dayo na galing sa ibang lugar kasi piyesta ngayon. Baka may naligaw dito. Pwedeng ganun. Yung matandang pinaalis nyo kanina, kilala ba ninyo? Hindi. Ngayon ko lang yung nakita dito, Ruel. Mag-uusisa ako sa iba. Kasi noon, may dumayong aswang dito galing sa kabilang pulo. Minsan kasi may mga naliligaw din dito, lalo na kung may mga buntis. Pero matagal na yon kasi naitaboy na yon ng mga kalalakihan. Tsaka bata pa yon. Diyos ko,
Huwag naman sana. Mapapatay ko ang matandang yun. Oras na makunan si Lena. Siguro kailangan ko nang hanapin siya. Walang makapagsabi, Ruel. Pero bantayan natin mamaya. Tsak na magpapakita na naman ang matandang yun. Kung asubang nga siya, makikita niya ang hinahanap niya. Hindi ko siya pangingilagan. Lumipas ang mga oras habang nagtatanghal ang palabas sa plaza. Walang nakapansin sa isang matanda na naghahanap kay Chung Pio. Subalit, hindi alam ng mga tao na si Lena ay hindi lamang naging biktima ng matandang aswang. Isang babae na dinala sa ospital dahil sa sobrang pagdurugo nito. Ang dugo ay umaagos mula sa kanya at naririnig pa ang sigaw ng isang batang lalaki. Si Aling Meling, inaswang siya ni Kakay! Aswang si Kakay! Kaya mag-iingat kayo sa matandang yon. Diyos ko, Lue. Grabe yung babae. Umuwi na tayo, Lena. Bukas uuwi na tayo sa atin. Kailangang umiwas tayo dito kasi ayaw kong makunan ka. Ayaw kong matulad ka sa babaeng yon. Lena, umuwi na tayo. Ruel, Lina, talagang umuwi na kayo. Dahil delikada ang babaeng yon. Baka mamatay siya sa dami ng dugong nawala sa kanya. At nawala rin yung sanggol sa tiyan ng babae. Doon kasi sila nakatira sa dunog baryong ito. Kaya madali silang napasok ng aswang. Aswang talaga? Lagot siya sa akin. Umuwi na po tayo, Chung. Natatakot na ako. Huwag kang matakot. Hindi ka maano. Basta huwag mong iiwanan si Lena, ha? Ruel, gagawa tayo ng paraan. Lalabanan natin para maitaboy ang aswang na yan. Umuwi na tayo, Lena, nang makapagpahinga ka na. Babantayin kita. Hindi ka malalapitan ng matandang aswang na yon. Ruel, alam ko malakas ang loob mo. Pero dapat may panlabang ka para maipagtanggol mo ang asawa mo. Kukunin ko ang buntot pagi para maiproteksyon mo sa asawa mo para maging panlaban mo na rin. Matagal ko nang itinatago ito. Mula pa ng manalasang aswang na yan doon sa kabilang pulo nung nandun pa ako. Salamat, Chong. Panginoon, humihingi po ako ng tulong. Kailangan ko ang aking anak. Tulungan mo akong maisalba ang aking mag-ina laban sa aswang nito. Ang dugo ay umagos mula sa kanya at narinig din ang sigaw ng isang batang lalaki. Naghanda ang mag-asawa para sa kanilang pag-alis kinabukasan. Ngunit biglang pinigil ni Tata Pio. Siniguro nito na hindi nakunan si Lena. Kayang-kaya nilang labanan ang aswang. Tudubantay ang dalawang lalaki kasama ang ilang kapitbahay na may daladalang mga kawayan para pangtaboy sa aswang. Gumawa si Ruel ng isang siga sa paligid sa kanilang bahay. Hindi iniwan ang kanyang asawa sa loob. Sa halip gumawa siya ng unan na tila may natutulog at isinarado ito ng maayos. Lena, huwag kang aalis dito ha, para malansin natin ang matandang aswang na yan. Chong, ano yun? Parang nagliliyab na maliit na bombilya. Ay, Santissima Madre di Diyos. Diyan lang yan sa kapitbahay. Huwag niyong tigilan ang apoy. Para hindi siya makalapit dito. Ano yun? Ang lakas ng kalabog. Baka aswang yan. Nasa bubungan, Ruel. Hoy, aswang! Umalis ka yan, kundi! Ito ang patay sa'yo! Chong, lumipad na siya. Hayo na sa itaas! Lalayo muna yan kasi hindi niya kaya ang apoy. Tsaka yung sakit ng gupit ng buntot pagi. Salamat sa Diyos. Pero dito na lang siguro ako matutulog. Malapit lang sa may apoy. Para safe ako. Music.
hindi ako papayag na hindi ko makuha ang sanggol ng buntis na yon. Humbang-humbango ng samyo ng tiyan niya. Tama, nakita nila akong lubayo. Pero hindi ako aalis. Patuloy kong susubaybayan ang babaeng yon. Madali lang ako makakapagpalit ng anyo. Madali lang! Oras na makuha ko ang sanggol, babalik ako sa pagkabata. Dahil sa sanggol na nasa sinapupunan niya! Chong? Oh, asan si Chong? Eh, umalis muna. Pinapunta niya ako dito para bantayan kayo. Bukas, aalis na ho kami. Ilalayo ko muna ang asawa ko dito. Chong, aalis na kami bukas. Ilalayo ko muna ang asawa ko dito kasi ayaw kong mawala ang anak ko at mapapahamak ang asawa ko. Sila ang buhay ko eh. Dako, kapistahan bukas, Ruel. Sa hapon na kayo umuwi. Hindi na babalik ang aswang ngayon. Sayang naman ang araw eh. Huwag muna kayo umalis, alang-alang sa piyesta. Ang daming handa, sayang. Lena, ano? Ikaw ang magde-decide. Kasi ikaw ang may dala ng baby. Tsaka ayokong may mangyari sa kanya. O sige na, sa hapon na lang, Ruel. Total umaga naman eh. Hindi aatake ang aswang na yun. Sa araw kasi takot sila. Dahil siguro sa sikat ng araw. Ewan ko lang. Tsaka nakakaya naman kay Chong. Kaya naman nating harapin ang aswang na yun. Yan ang gusto ko. Total nandito na kayo. Hindi ko na kayo papayagan. At hindi rin ako papayag may mangyari sa inyo. Kahit ano mangyari, hindi kayo makukuha ng aswang na yun. Tahimik na nagdaan ang gabi. Kinabukasan, magsisimba na ang mag-asawa. Ngunit maagang naganda si Lena para sa araw na yun. Bago sila umalis patungong simbahan, nagbigay siya ng bigay ng kanyang ina sa pamamagitan ng dasal. Hiniling niya ang kaligtasan para sa kanilang anak. Kumuha rin siya ng banal na tubig. Pinahiran niya ang kanyang tiyan ng langis at lumabas ito ng bahay kasabay ng karamihan. Lena, share lang ako ha. Dito ka lang, babalikan kita. Sige. Ale, magkano ba yan? Halika rito! Isasama kita sa aking mundo. Wala ka ng kawala sa akin! Wala na! Ano ba? Dotik niyo ba ako inaatak? Itiwin niyo ako! Oh, ay, aswang ka! Yan, hindi ka na makakatakbo sa akin! Halika rito! Ruel! Tumahibig ka! Hindi ka na mababawi ng asawa mo! Akin ka na! Hindi ka na makakaligtas! Pati ang anak mo! Akin na! Pasok sa loob! Lena? Oh. Dito ko lang siya iniwan. Lena? Nasaan ka? Lena! Litong naghahanap si Ruel sa kanyang asawa. Ngunit alas 12 na ng tanghali sa paghahanap, subalit hindi niya pa rin matagpuan ang kanyang asawa. Sa lungkot ng lalaki, isinumbong niya rin kay Tata Pio ang nangyari. Agad namang nagpa siya ang matanda na sumangguni sa kilala nitong manggagamot na isa ring mangtatawas. Dito niya na lamang kinuha ng matandang aswang ang asawa ni Ruel. Ano bang lugar ito, matindang aswang? Ang baho dito.
Hindi ka ba naglilinis? Balahura! Heto ang bahay ko. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Pati ang anak mo. Siya ang magbibigay sa akin ng lakas bilang isang aswang. Mabata ako. Oras na masipsip ko ang sanggol sa tiyan mo. Pabalik ako sa dati. Bata at sexy. Anong gagawin mo sa akin? Kukunin mo ang anak ko? Hindi mo makukuha to. Mamamatay muna ako. Magkakamatayan tayo. Lalabanan kitang asong ka. Pwede mamatay ka. Akin ang sanggol na yan. Ang bango niya. Pero bakit wala akong maamoy? Buntis ka, hindi ba? Nadadama ko ang tibok ng puso niya. Yang nasa tiyan mo. Pero bakit ibang amoy nito? Amoy langis. Langis na galing sa altar. Hindi. Hindi pwede ito. Parang awa mo na tanda. Palayain mo na ako. Palalayain kita. Pero sisipsipin ko muna ang laman ng tiyan mo. Exciting, hindi ba? Ang sarap-sarap niyan. Ang yummy-yummy. Pa-English-English ka pa dyan, ha? Sige na, ha? Palayain mo na ako. Maawa ka sa akin, tanda. Maawa ka naman sa anak ko. Mahiga ka dyan. At sisimulan ko ng sipsipin ang sanggol na yan. Umiga ka! Ano ba? Ayoko! Itiwan mo ko! Mahiga ka! Diyos ko! Hindi! Mabangon ako at kukunin ko ang bag ko. Ayun, kailangan maabot ko yun. Ilalabas ko ang dila ko. Panginoon, tulungan niyo ako. Ang haba ng dila niya. Ay, Diyos ko po. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bakit ibang lasa ng tiyan mo? Ang tiyan mo? Bakit wala ang puso? Namamanid ang dila ko. Orang ang dila ko. Anong ginawa mo? Hindi pwede. Hindi ko masasip ang sanggol sa puso mo. Lumayo siya. Kailangan kong bumawon. Hindi ako dapat masiraan ang loob. Lalakisan ko ang loob ko alang-alang sa anak ko. Nalabanan ko siya. Hindi siya pwedeng magtagumpay. Hindi! Nila ko. Hindi pwede ito. Kailangan bumalik sa dating tila ko. Hindi ka pwede tumakas sa akin. Akin ang sanggol! Hindi siya makakihilos. Nagpapaikot-ikot lang siya. Pagkakataon ko na ito, ang bag ko, bubuksan ko. Panginoon, tulungan mo ako. Ang taba na naman ang dila niya. Hindi, dapat makuha ko ito dito sa puso ko. Diyan niya masisipsip ang buhay ng anak ko. Bakit na? Tulungan niyo po ako. Bakit iba na naman ang... Ubusok mo balat ko. Nakakapaso. Anong ibinuhos mo sa akin? Ito pa, sa likod mo. Makaikot-ikot siya. Lalabas na ako sa kumpang ito. Bawa! Panginoon, tulungan mo ako! Salamat! Nabuksan ko na! Narinig ang botelya ng holy water! Ibubuhos ko ito sa kanya! Sa kanyang langis sa altar! Ibubuhos ko ito! Halika rito, tanda!
Halika! Oh, anong nilagay mo sa jet po? Bakit namaman ni nagdila ko? Ah, wawa sa akin ko ang jet mo! Kakainin ko kayong mag-ina! Ah, talaga, kung kaya mong wasakin ang tiyan ko, pwes, etong bagay sa'yo, maligo ka ng holy water! Lena? Lena, nasaan ka? Si Noel! Noel! Ayun siya. Salamat, Panginoon. Ang matandang aswang. Nagpapaikot-ikot lang at umuusok. Lena! Mahal ko, salamat sa Diyos, ligtas ka. Ang baby natin, nasaan siya? Ligtas siya. Ligtas siya, Noel. Salamat, Panginoon. Ikaw palang aswang tandang kakay! Oras na! Ito na ang tatapos sa'yo! Hagupitin kita ng buntot, pangi! Sulog! Lumayas ka! Mamamatay kang aswang ka! Umuusok na siya! Mamamatay ka! Mamamatay na siya! Lena, mabuti na lang at ligtas kayo! Nilaki sa hulog ko, Ruel, dahil sa pagmamahal ko sa baby natin. Saka naging sandata ko yung tiwala ko sa Diyos. Inulungin niya tayo, Ruel. Ligtas ang baby natin. Ligtas siya. Matapos ang 4 na taon, masasabi kong successful na ang journey ng aming pamilya. Ang aming anak Dark Shadow ay lumaki rin ng masigla at palaban. Ang aming anak ay nagdala ng tuwa at alaala sa mga pagsubok na dinaanan namin bilang isang pamilya. Sa pagdaan ng panahon, natutunan naming lagpasan ang mga problemang dumarating sa aming buhay. Ang kwento ng aming pamilya maging inspirasyon sana para sa iba. Magpaalala sana kung gaano kahalaga ang pagmamahalan at tiwala para magtagumpay sa buhay. Salamat sa suporta at sa nagbigay buhay sa aming kwento. Bawat bahagi nito ay nagbubukas ng pinto sa pag-unlad at pag-asa at pagmamahal. Asam ko po ang kaligayahan at kapayapaan sa bawat isa sa inyo. Magandang gabi po sa lahat. Ang aming pamilya ay patuloy na nagtatagumpay, puno ng pag-asa at pagmamahal. Handa kaming harapin ang anuman dahil sa liwanag ng pagmamahal ng bawat isa. Mabuhay po kayo. Sa muli, maraming salamat sa pagbibigay daan sa aming kwento. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating mga ka-DS, lalong-lalo na sa iyo, Dark Shadow. Inom ka nga ng tubig tsaka huwag ka munang huminga dito. Hindi siya ihinga, mamamatay yan. Humiga siguro yan, alat at ro. Inom ka nga ng tubig, tsaka huwag ka munang huminga. Humiga. Huwag ka munang humiga dyan. Inom ka muna ng tubig. Inom ka muna ng tubig, tsaka huwag ka munang humiga dyan. Dito ka nga sa labas. Sumakit daw ho kasi ang tiyan. Ay, baka mabuti pa tawagin ko si... Ay, ilang buwan na ba yan? Panlima... Alas, igabot pa. Panlima pa lang. Panlima pa lang po eh. 5 months. 5 buwan. 5 buwan na po. 5 pa lang. So, pang-6 ng sunod. Sige. Chong, may itatanong ako. May aswang ba dito? O, kahit huwag ka na magsalbing may itatanong ka, magtanong ka na sa akin. Sige. Chong, may aswang ba dito? O kahit ano?
O kahit anong kakaibang nilalang? Wala. Pero ikaw, para tingin ko sa'yo, kakaiba ka. Parang kakaiba ka magdrama ngayon. Parang tipong... Naano talaga ako sa ano, dialogue kaya? Yung bang parang tipong 20 pesos lang ang bayad sa'yo. Yung matanda na pinalalayo niyo lang. Yung matanda na pinalalayo niyo... Pinalalayo. Pinaalis. Yung matandang pinaalis niyo kanina. Kilala ba ninyo? Ano ba ko? Hindi. Ngayon ko lang yung nakita dito, Ruel. Mag-uusisa ako sa iba. Kasi noon... Kailangang umiwas tayo dito kasi ayaw kong makunan ka. Ayaw kong matulad ka sa babaeng yun. Tena, umuwi na tayo. Ruel, Lina, talagang umuwi na kayo. Dahil delikado ang babaeng yun. Baka mamatay ang asawa mo sa dami ng dugong na wala sa kanya. Matulog ka na, Lena. Teka sandali. Kanina, uuwi. Tapos ngayon, papatulogin mo. Ano ito? Nawara na lugod ako. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo, Lena. Nang makapagpahinga ka na, babantayin kita. Hindi ka malalapitan ng matandang aswang na yon. Umalis ka dito, kundi! Umalis ka dito, kundi! Wala siya dito. Nandun siya sa taas. Kaya dapat umalis ka dyan. Umalis ka dito kahit nandiyan ka. Hoy, aswang! Umalis ka dyan, kundi! Lena? Dito ko lang siya iniwan, ha? Lena? Nasaan ka? Lena! Ano bang lugar to, ha? Ang baho dito, matandang aswang, ha? Hindi ka ba naglilinis? Balahura ka pala, eh. Burara! Hindi ako takot sa'yo! Burara! Sige. Ano bang lugar ito, matandang aswang? Ang baho dito. Hindi ka ba naglilinis? Balahura! Ito ang bahay ko. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Pati ang anak mo. Siya ang magbibigay sa akin ng lakas bilang isang aswang. Mabata ako.